Ito talaga yung gusto ko sa ating administrasyon. Literal na parang si Flash. Speed. Mabilis ho yung action. Meron hong pagkilos. Yan dapat ho yung gayahin nyo. Ano mga DDMs? Yan ho yung gayahin sana ni Kadigungan, ni Vice President Sara Duterte, ni Bato, ni sino pa ba yung si Utol Kong Hudlom. Ito dapat yung gayahin nyo. Oh. Yan o. Oh. Yan. Si Tambaloslos. Diba sabi ni Sara? Do not be Tambaloslos. Yan yung gayahin nyo, si Tambaloslos. May agarang aksyon. Yung may totoong pagmamahal para sa ating bayan. Parehas kay Dibo Chodoro, may paninindigan. So ngayon, hinog na yung panahon guys eh. Madami na din tayong mga ebidensya sa kagaguhang ginagawa sa atin itong ano na to, mga Chinese na to, doon pa lamang sa destruction ng ano, ng marine habitat doon sa West Philippine Sea. Diba, kitang-kita naman kung paano nila sinira ang coral reefs. So ngayon, ito na. Good job ho, Tambaloslos. What? So sabi dito, marami na tayong ebidensya. Philippines to file case versus China early 2024. Sabi ho yan ni DOJ Secretary Boying Remulla. Alam nyo, yung kilos ngayon ni DOJ Boying Remulla, talagang mapapawaw ako. Kasi yung kahapon, di ba, plano niyang to, pagpasok ng ICC sa Pinas, pag-aaralan, sabi ni DOJ Boying Remulla, which is a good move, di ba, para sa mga biktimang, mga pamilyang na biktima na sumisigaw ng hustisya. Good move ho ang pagbukas ng ICC. Kasi, di ba, kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot? Ganun lang yun. Diba? So, ngayon naman, ito yung nakita kong balita ngayong umaga. Marami na tayong ebidensya, Philippine to file case versus China early in 2020 po. Mm-hmm. Talagang patama to kay Kadigungan at kay Saramao. Saramao ba talaga, Mima? Fiona na lang. Pangit naman yung Saramao. So, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla on Thursday expressed hope that the Philippines will be able to file early next year an environmental case against China. Goods. Kasi di ba sinira ating reclamation? Alam niyan guys, ito oh, no September 19 niya pa to sinabi, DOJ to recommend to Malacanang filing of case versus China on harvest destruction of coral reefs and WPS. So makikita nyo naman yung eksenang ganap doon na parang nagtatayo sila ng reclamation. So good to hear naman na magkakaso tayo ngayon at hindi na lamang natin to pababayaan itong ganitong scenario. Kasi during nung time ni Kadigungan, nilalagyan tayo ng floating barriers. Wina water cannon na din pala tayo. Tapos binabangga na din pala ang barko ng mga nagre-resupply mission ng Philippine Coast Guard. Pero meron news blocking, hindi natin nalalaman yung mga balita. Dahil nga, meron news blocking, tinatago yung mga balita sa atin. Kaya it is very alarming na ano yung message doon ni Kadigungan na, di ba sabi niya, hayaan na lang natin yan kasi tubig lang naman din daw yan. Parang hinahayaan niya na lang eh. Yung dagat na yan, yung karagatan na yan, parang hinahayaan niya na lang na ibigay sa kanila. It only means na, sige sa inyo na lang yung tubig niyan. It only means lang na binigay niya na. Di ba? Nakakagago. Di ba? Imagine. Anyway, we were encouraged to pursue what we think is a good case to pursue in behalf not only of the Filipino people but the rest of humanity, Remulla said during a press briefing in the Department of Justice, DOJ. Alam niyo yung pagsira ng ano ng coral reefs. Alam niyo matagal, a decade. Decade guys, bago mamukadkad uli ang isang coral reef. So, karamihan ho ng species ng coral reef sa bansang Pilipinas, umabot ho ng 400 plus out of 500. So, lahat ng coral reefs na iba't ibang uri ng coral reefs matatagpuan sa Pilipinas. So, ito na ngayong nakakagalit dito, di ba? Yung mga species, yung nakakatulong sa environment natin, sinisira nila. Di ba? Tapos may balak pa silang magtayo ng reclamation. So, damage yun eh.
hindi lang sa buhay ng ating mga mamamayang Pilipino, kundi sa maritime, di ba? Sa sa dagat. Anyway, sabi dito, marami na tayong ebidensya at kakalap pa tayo. Sabi ni Remulla about the case concerning the destruction of marine habitat in the West Philippine Sea, which he proposed to call Sea of Asia. So Remulla believes, hinug na yung panahon na ito'y iparating sa buong mundo na malaking kawalan ang nangyari sa atin lahat sa ginawa ng China sa ating karagatan at sa karagatan na maaaring pakinabangan ang buong mundo pagdating ng panahon. Tama guys, kasi hindi lang naman Pilipinas ang nakikinabang dyan eh. Diba? Buong mundo din. Bakit nyo sisirain? Nakakaloka. So meanwhile, DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Lavagno explained why it has been proposed to call the WPS as the Sea of Asia. So the suggestion to use term Sea of Asia for what is Philippine Sea is a strategy aimed at making forthcoming case relevant to the international community. This is no way an indication of the Philippine diluting or weakening its territorial claims or stance. The suggestion is confined only to this case. Alam nyo guys, ah, share ko lang din sa inyo. Itong pagsira ng coral reefs natin, alam nyo kung anong ginawa ng China, ng Chinese government. Ang ginawa nila, pinakalap nila na tayo daw yung gumagawa ng political drama. So, stop the political drama. Kung gusto daw natin malinis itong karagatan, ang sabi ba naman sa atin, tanggalin ang BRP Sierra Madre kasi yun daw ho ay nangangalawang na. Hindi ba? Kung hindi ba naman gago. Kayo tong nagsira, naglagay ng malaking damage sa coral reefs natin, pinagsisiraan nyo kasi magtatayo kayo na reclamation. Tapos ngayon kami pa yung ibiblame nyo sa kasamaang ginawa nyo sa amin. Kagaya din na nangyari doon sa ano, sa CCG at PCG, doon sa Ayungin Shoal. Diba sila yung bumunggo sa atin? Tapos ano yung pinalabas nila sa propaganda ng Chinese government? Tayo ho yung naging mukhang masama. Imagine, kung bubunggain natin yan, para tayong tanga, ang liit-liit na barko natin. Diba? Tapos 80% made up of wounds. Woods. Tapos babanggain natin. Hindi ba naman tanga? Imagine lang ha, huwag na tayong maglokohan dito, promise. Nakikipaglokohan kayo eh. Diba? Kasi yan yung ano nila, yung propaganda nila. Magpakalap ng fake news. And buti na lang si DND Secretary Gilberto Chudoro, hindi ho nagpatinag. Hindi ho natatakot. Yan ho dapat yung ginagaya natin. Ano, kung totoong makapilipino ka, magpaka-Pilipino ka, magkaroon ka ng bayag. Diba, Robin? Diba, Duterte? Magkaroon kayo ng bayag. Hindi yung puro lang kayo dada, puro pagkundina, tapos at the end, kami pang mga Pilipino ang binabash nyo. Diba? So, good move ho, DOJ Secretary Boying Remulla. And hoping na sa susunod na election, makita ka pa namin sa Senado. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.